Okay mga boss, meron tayong gagawin ngayon, isang B12 amplifier, 12 volts. Ayan siya mga boss. Ang problema daw nito, ayaw mag-power on. Ngayon, nakita niya, putol yung fuse. Ito yung fuse niya mga boss, ayan. Yung isa daw, nakita niya, napansin niya, putol. Ngayon, bumili siya ng isang fuse, pinalitan. Nung nilagay yung supply, pumutok ulit. So, ibig sabihin mga boss, meron na short itong amplifier na to. So, ngayon gagawin natin mga boss, buksan natin para malaman kung anong posibleng problema niya. So, ito mga boss, nabuksan na natin. Ayan yung laman niya sa loob. Ayan siya. Ngayon, gagawin natin, magta-troubleshoot tayo. Titignan natin mga boss kung meron ba shorted. Pero panigurado mga boss, meron itong shorted dito sa mga MOSFET niya mga boss. Yan. Ito yung mga MOSFET niya mga boss, yung transistor na yan, yung tatlong paa. So, tignan natin yung mga parts mga boss. Titest natin. So, ngayon mga boss, gagawin natin. Magtitest muna tayo dito sa papasok ng supply. Ayan, dito sa B+. Titest natin yung mga diode, mga zener diode, transistor, tsaka mga MOSFET. So, umpisa na natin mga boss. Ngayon, gagawin natin mga boss. Magtetest tayo ng mga hindi pala MOSFET to mga boss, mga transistor. Ayan siya. TIP42C. Yung isa naman TIP41C, NPN, PNP mga boss. Ngayon, after natin matanggal saka, makapag-troubleshooting na tayo mga boss ng parts. Ayan yung likod niya. So napansin ko mga boss, meron siyang sunog. Eto, ayan yung sunog niya mga boss. Napapansin nyo yan. Sigurado meron itong shorted mga boss. So ngayon, gagawin natin, magtetest tayo ng mga pyesa. Ayan. So umpisa na natin mga boss. So, nakita nyo mga boss, tinanggal ko yung mga MOSFET dito. Yung ito. Ito yung mga MOSFET mga boss. Apat sila. Kung napansin nyo, tinanggal ko. Ngayon, ititest natin itong mga MOSFET mga boss. Itong dalawa na to, ito yung diferensya. May diferensya na to mga boss. Kailangan ng palitan. Yan. So ngayon mga boss, after natin may test tong mga MOSFET, dito naman tayo magtetest sa mga power transistor. Yan. Yan yung ititest natin ngayon mga boss. Itetest natin pa isa-isa. Ito yung mga transistor na TIP41C tsaka TIP42C, NPN, PNP mga boss. Ngayon ito, itong dalawa na yan, hindi sila transistor mga boss, mga diode sila. Yan, diode. Pero unahin natin itest yung mga power transistor.
Yan. Test natin mga boss. So yun mga boss, kasi naman sa pag-test natin, itong mga power transistor, yan, wala namang problema, good sila. So pagkatapos natin matest itong mga power transistor, ito naman diode, itong dalawa na to. Itong dalawa na to yung itetest natin ngayon. So itest natin mga boss. Pag hindi na busy mga boss, tuturo ko sa inyo kung paano mag-test ng power transistor tsaka yung mga MOSFET. So yun mga boss, balik tayo. I-test natin itong mga diode na to. Baka meron din siyang shorted. So i-test natin mga boss. So hindi ko matest na nakakonek mga boss, nakakakuha ng resistance yung tester natin sa mga ibang parts. So gagawin natin, pupula natin itong dalawa na to dito sa board para may test natin ng maayos. So tatanggalin natin mga boss. So ito siya mga boss. Kung pansinin nyo, yung symbol niya pang diode, blurred yung camera mga boss. Alam niyo naman siguro yung symbol ng diode mga boss. Meron siyang arrow, tapos meron siyang guhit sa mismong arrow niya. Titest ko na lang mga boss. So okay naman siya mga boss, hindi naman shorted, good siya. So ibabalik natin to. Ayod din ito mga boss, tulad lang yung kanina. So ayan siya. Test natin. So okay din to mga boss, wala din siyang problema. So ibabalik natin. So ayan mga boss, na ibalik na natin. Ngayon gagawin natin, after nating may test yung mga power transistor tsaka yung mga diode tsaka yung mga MOSFET, ayan siya. Ibabalik natin itong dalawa na to, yung good, yung dalawang good na MOSFET, ibabalik din natin. Pagkatapos ito, papalitan natin. Kailangan ng palitan to mga boss, itong dalawa na to. So ngayon, maghanap muna tayo ng pamalit mga boss. Ang pag-trouble sa amplifier mga boss, tulad nito, kailangan isa-isa yung check yung mga parts. Yan, yung mga piyesa. Hindi basta-basta yung paggawa sa mga amplifier mga boss. Kailangan, meron din kayong bias. Kasi mga amplifier mga boss, meron silang bias. Yung mga pag-check ng voltage, kung para-pareho ba yung mga bias niya dito sa collector. Yan. Kailangan, bago nyo isaksak, tanggalin nyo muna itong mga power transistor. Tapos, lalagyan natin supply. Tapos, magbabias tayo. Titignan natin yung mga supply niya kung para-pareho ba. Negative-positive, negative-positive. Kasi once na pinalitan natin to,
Yan. Tapos nilagay natin. Tapos nilagyan natin supply na hindi natin na-bias tong amplifier na to. Kung mayroon shorted man na naiwan na isang piyesa, lalo na dito sa mga tristop, posibleng lalagay yung problema niya. So, kailangan mga boss, bago nyo lagyan ng supply, pag nag-trouble kayo ng amplifier, kailangan tanggalin nyo muna tong mga power transistor. Yan lahat mga boss, yung mga kulay, yung mga metal na transistor na yan, yung TIP-41C at saka TIP-42C. So, kailangan nyong tanggalin muna mga boss bago nyo lagyan ng supply. Pagkatapos nyo lagyan ng supply, tsaka tayo magtetest ng voltage dito sa mga sa collector sa gitna, yung gitnang terminal na yan. Kailangan para pareho yung mga supply, positive, negative, positive, negative. So, ang gagawin muna natin, hahanap muna tayo ng MOSFET ng ganito. So, ito mga boss, meron na tayong nabili ng mga MOSFET. Ayan. Ngayon, lalagay na natin mga boss. Lalagay na natin dito. So, bali yung tinanggal natin ito. Ngayon, yung dalawa nito sira. Ngayon, lalagay na natin dito. So, ayan mga boss, ilalagay na natin itong mga MOSFET. Ito. Babalik na natin dito. So yun mga boss, after natin may lagay yung kanyang mga MOSFET, yan. So ngayon gagawin natin, ibabalik natin dun sa kanya, tapos testingin natin. Bago pala natin ibalik yung nasunog na board dito, i-jumper muna natin. Ayan siya mga boss. Ayan, sunog siya. Ja-jumper muna natin. Ayan siya mga boss. Nilagyan ko siya ng wire para mas matibay. Ayan. Yung tatlong ginamper ko ng wire. Ayan siya. Ayan. After natin malinis, ilalagay na natin sa kanya. Ito. Ilalagay na natin dito mga boss. So ayan mga boss, nilagay na natin yung kanyang amplifier dito sa kanya. Yan. Nilagay na natin mga boss. Ngayon, after yung may lagay tong board dito sa body niya, kailangan siguro din yung walang naka-short dito sa chassis ng amplifier. Ito yung sinasabi ko mga boss. Itong mga terminal ng power transistor. Yan, kung nakikita nyo to, itong body nya, yung pinaka-collector, kailangan hindi naka-short dito sa body. Ito, itong chassis nya. Kasi once na naka-short yan, dumikit dito sa chassis ng amplifier, itong mga collector na yan, masya-short. Pag nilagyan nyo ng supply, masya-short. Posibleng masisira ulit yung amplifier mga boss. Kailangan bago nyo
lagyan ng supply, kailangan i-check yung muna itong mga transistor na yan. Yan, yung tatlong pa na yan. Tsaka itong mga MOSFET, kung hindi ba naka-grounded dito sa body ng amplifier, dito sa kanya. Papagito ko sa inyo mga boss yung pag-testing. Paano malalaman kung grounded ba yung power transistor dito sa kanan ng amplifier. Ito kasi mga boss, grounded kasi itong ground kasi yan, yung kanan na yan, ground. So kailangan, hindi pwedeng co-connect yung collector. Ito, yan. Hindi dapat naka-connect dito sa body na yan. Kasi once na nag-connect yan mga boss, sinaksak nyo, puputok. Mayroong puputok na parts. So kailangan, siguro din nyo bago nyo lagyan ng supply. So ipapakita ko sa inyo mga boss paano malalaman kung grounded ba yung collector dito sa chassis. So ipapakita ko sa inyo mga boss. So ayan mga boss, ngayon gagawin natin yung tester, ilagay nyo sa buzzer. Ayan, dito sa 200 buzzer continuity mga boss. Dapat nakatutok dito sa buzzer. Ngayon, kung pagmasdan nyo mga boss, pag ididigit ko tong dalawang test rod, magbabuzzer yung tester or magre-rating yung meter. Pagmasdan nyo mga boss, didigit ko. So, yun. Ibig sabihin, pag ganyan, continuity. So ngayon mga boss, gagawin na natin. Titignan na natin kung meron bang naka-grounded, meron bang grounded dito sa mga transistor or MOSFET dito sa chassis ng amplifier. So unang gagawin natin mga boss, itong negative test rod, ilagay nyo sa, i-connect nyo sa body, sa chassis ng amplifier. Yun. Make sure nyo na naka-connect siya mga boss. Tapos itong positive test rod, i-connect natin dito sa collector ng mga MOSFET or transistor. I-zoom natin para mas makita nyo. Itong positive, i-connect nyo dito sa gitna. Sa gitna ng mga transistor na yan. Kapag dinikit nyo sa gitna mga boss, bumaser tong tester, ibig sabihin grounded. Huwag nyo dapat isa lalagyan na supply yung amplifier. Paniguradong may puputok na pyesa. So kailangan tinap natin tong positive na to dito sa gitna, hindi dapat tutunog yung buzzer ng tester. So pag hindi tumunog, ibig sabihin okay yun mga boss, wala siyang grounded. Itong transistor na yan, hindi siya naka-ground dito sa chassis ng amplifier. So, gawin na natin mga boss. Ito sa body. Sa body ng amplifier. Chassis. Sa chassis ng amplifier. Yan. Yeah, pwede rin dito sa tornilyo. Kasi nakakunak naman yan dito sa body ng amplifier. Chassis ng amplifier. So, ito. Ito yung pang-test natin mga boss. Pag-ingan nyo yung tester mga boss. Itatap ko to sa gitna. Yan, dito. Pag tinap ko dito yan, mga boss, kapag hindi tumunog, ibig sabihin, wala siyang grounded. Lahat yan, mga boss, ganun yung gagawin natin. Yung mga transistor na yan, ganun yung gagawin natin. Yung gitnang terminal, itatap natin to. Kapag tumunog, ibig sabihin, may grounded. Kapag hindi tumunog, ibig sabihin, walang grounded. Okay nang lagyan ng supply. So, gawin na natin mga boss. Ito. Try muna natin itap dito. Magbabuzzer yung tester mga boss. So, yun. Nagbuzzer siya. Dito sa chassis to chassis lang yan mga boss. Gagawin natin yan dito sa gitnang terminal ng mga MOSFET transistor. So, gawin na natin. So, wala siya mga boss. Ibig sabihin,
Itong transistor na to, wala siyang grounded. Hindi siya nakakonect dito sa chassis ng amplifier. Okay siya. So, punta tayo sa pangalawa. Ganyan lang mga boss. Sa pangalawa. So, wala din siya mga boss. Ibig sabihin, walang grounded din tong pangalawa. Itong katlo. Wala rin mga boss. Yung pangapat. Wala rin mga boss. So, ibig sabihin, itong apat na MOSFET na to, siyang grounded. Yung mga pan na yan, walang nakakonect dito sa chassis ng amplifier. So, ibig sabihin, good. So, okay naman lahat mga boss. Wala siyang grounded. Nakita nyo, tinest naman natin. Hindi tumunog yung tester, yung buzzer niya. So, ibig sabihin, yung pag-tap natin dito sa chassis ng amplifier, itong board na to, wala siyang grounded. Hindi siya nakakonect dito sa chassis. Kung mapapasin nyo mga boss, meron siyang insulator. Ang insulator mga boss, itong ayan, kung nakikita nyo may plastic. Yan yung insulator mga boss. Pero minsan kasi, meron butas yung insulator, kaya nagkoconnect yung transistor na yan. Itong pangatlong pin na yan, yan yung collector. Kaya nagkaka-ground. So, base sa pag-test natin mga boss, wala naman. So, ibig sabihin, pwede na natin lagyan ng supply ito. Yan. Basta tandaan nyo lang boss, bago nyo lagyan ng supply, limbawa, nailagay nyo na yung kanya, okay na lahat. I-double check nyo yung mga transistor na yan. Kung wala bang naka-ground, kung hindi ba grounded yung chassis niya dito sa mga power transistor. So ngayon mga boss, tapos na natin may test kung meron bang grounded or wala. Nakita nyo naman, wala naman mga boss. So ibig sabihin, pwede na natin lagyan na supply. Ibabalik na natin ito mga boss. So ngayon mga boss, nalagay na natin yung kanyang mga tinanggal natin kanina. Lahat ng mga tornilyo, nalagay na natin lahat. Ayan, walang labis, walang kulang mga boss. So ngayon, gagawin natin, nalagyan na natin ng supply para matesting na natin. So, gawin na natin mga boss. Okay mga boss, nalagyan na natin ng supply. Ayan, dito tayo kumuha ng 12 volts. Papunta dito sa amplifier. Ngayon, ito yung speaker mga boss. Yan. Ayan siya. Ngayon, yung dito naman, dito yung signal natin. Ngayon, magpiplay tayo ng music. Try natin kung meron na siyang sounds. So, magpiplay tayo mga boss. Ayan, kung napapansin nyo mga boss, naka-power. Ayan. So, magpiplay tayo ng music mga boss. Tignan natin kung lalabas yung sounds. So, ayan siya mga boss. Okay na siya. Meron na siyang sound. Tetestingin ko na lang yan. Tapos, isasara ko na. Nakabukas pa sa likod yan mga boss. Ayan. Observahin ko na lang yan mga boss. Tapos, isasara na natin. So, hanggang dyan na lang yung video mga boss. Basta kung ganun yung problema mga boss,
una yung i-check yung mga fuse, katapos yung mga diode dito, tapos yung mga MOSFET yun dito. Yan. Katapos ng mga MOSFET, lahat ng mga transistor i-check nyo mga boss. At panigurado may shorted kapag ayaw mag-power on yung amplifier B12. Ganun lang yung paggawa mga boss. So sa susunod na video mga boss, ituturo ko sa inyo kung paano mag-test ng power transistor tsaka yung mga MOSFET. So ngayon, hindi ko muna maituturo yan kasi medyo mahaba yung oras nito. Kaya hindi ko na maitetest yung pag-test pa sa mga pyesa. So hanggang dito na lang mga boss. Kung may natutunan kayo dito sa video na to, pag-like na lang. At pag-hit na rin yung bell. Para sa susunod na video ang gagawin natin, ma-notify kayo. At syempre mga boss, huwag yung kalimutan subscribe. So hanggang dito na lang mga boss, isasara ko na lang yan tapos testingin na lang. Salamat!